Good day mga lolods, andiyan pala kayo. So welcome back to my channel. Dito na naman tayo para sa isang product review and at the same time product installation. Kung ano man to, just watch this. So good day mga lolods, nandito na naman nga tayo para sa product review and at the same time product installation nung in-order ko sa Lazada. Ang in-order ko nga pala is yung isolation, loudspeaker isolation spikes. In-order ko siya nung August 26 to September 4. To September 4, that's a total of 9 days. So the reason why I ordered this is para ma-install ko siya dito sa old school kong Bose. By the way, itong Bose na to is Bose 301 Series 3. So minana ko pa to sa uncle ko. Nung simula kasi nung kinabit ko siya ron sa baba, medyo naging boomy siya at the same time na papatay yung upper sound at saka yung mid-range ng speakers. Kasi ang gamit ko lang before, napakagandang isolation pad. Which is itong dalawang rubberized pads na, alam ko saan galing to, rubberized siya. So, makaganyan siya, papatong ko rin sa base and then papatong ko yung speakers dito. So, sa ngayon, para gumanda naman, kapalitan ko tong rubberized na to, matting, tawag to, matting. Kasi, ginamit ko nga siyang pads, pero hindi siya pang pads talaga. So, matting siya para sa mga kotse yata to or jeep. So, aalisin ko siya. Papalitan ko nitong speaker spikes. So, ayan siya. Gamit nito is aluminum. And then, meron siyang aluminum base din. Na meron, makikita nyo, meron siyang butas din. You may ask me, ano ang laki? By the way, dinikitan ko na siya. May kasama siyang 3M na double-sided tape. So, igaganyan mo siya, then ipapasok mo yung golden tip. Ayan, makikita niyo naman yung golden tip. Tatapat niyo siya dito. Doon sa pinakabutas na yun. Ganyan ang lalabas sa kanya. The reason why I ordered this is para kapag nakapatong na si 301, si Bose, na dun sa four corners, lalagay mo nga pala to sa four corners para hindi siya mag-vibrate. Kung mag-vibrate man, hindi siya ganun kalakas. Ito yung mag-i-stabilize sa kanya. Okay? So, I hope this will help a lot of people para malaman ano value nito. By the way guys, para magkaroon kayo ng idea, ano nga pala yung laki nitong speaker spikes na to, isolation spikes. This is 2.25 millimeters. Kung isipin nyo, ganun kalaki yun. So, meron tayong butihing soft drinks ng RC. Shoutout nga pala sa RC. Baka sakaling bigyan tayo ng sponsorship. Pero, okay lang. Kunin natin yung takip ng RC na root beer. Mas masarap to sa lahat ng natikmang root beer. So, ayan. Kung titignan nyo, kuha tayo ng isang wala pang double ante. So, ayan. Ayan yung diameter niya. 2.25 millimeters. So, kung babaligtarin ko to, ipapasok ko siya, pasok siya sa loob. So, maki-imagine nyo na kung gano'n siya kaliit. Kasi 2.25 millimeters. Wala pa siyang 1 inch. Mamaya, pipicturean ko to para may metro naman tayo, the magic meter, para makita nyo yung diameter. Okay? Now, it's start na natin yung pag-i-install. So, let's start, guys. So, eto na nga. Already, para hindi masyadong tumagal yung video, dinikit ko na yung mga 3M na double adhesive tape. By the way, in order ko siya sa, ang price nga pala nito is 282.45. And I ordered it in Lazada sa, ano nga ba yun? Fog Mall. So, sasama ko na lang din sa video yung screen capture kung saan shop ko in order.
siguro bigyan ko ng konting review. Packaging niya, what I was expecting is naka-box kasi yun yung nakita ko rin sa mga ibang unpacking ng mga ganitong speaker spikes, isolation speaker spikes. But the fact is, dumating siya nakaganto lang. Plastic. So, naka-plastic bags lang siya. Like this. Zip. Naka-ziplock. Pero, syempre, kahit paano, sa price na 282, ano may expect mo? 282.45. Kala ko talaga naka-box. So, huwag umasa. Baka mamaya mabigo ka lang. So, parang ako, nabigo. So, hindi na lang ako aasa uli. And then, yung pinaka packaging niya, plastic bag lang din na kulay gray. Naitapon ko na yata yun. Basta, disappointed ako eh. Dumating nga siya after 9 days. Kasama niya tong in-order akong hooks. Kasi wala na akong ibang ma-order. Siguro, as previously shown in my previous video, sorry, na ugali ko yung pag-order ako sa isang shop, sasamahan ko na para hindi sayang yung shipping. Okay? So, what I did was, kumuha ko ng 1 inch from this side, and then 1 inch also from this side, 1 inch dito naman sa side na to, 1 inch, 1 inch, 1 inch, 1 inch, or 1 inch on both speakers. Para doon ko kakabit tong speaker spikes. Kasi nung una kong sinukat, kung gagawin kong 2 inches, masyado na nasa loob yung speaker spikes, parang hindi siya maganda. So, since meron na tayong double adhesive tape, by the way, ulitin ko lang ulit, this is 2.25 millimeters, mamaya papakita ko na lang sa picture. Sa sentro mo lang naman siya. And then, of course, this one, since malaki masyado yung 3 double adhesive tape, dinidikit ko na lang ng todo sa gilid. Then, sentro. Mamaya siguro po, picturean ko rin yung pinakadulong to, yung golden tip. Kasi golden nga siya. Cute, tignan. Meron din itong lumabas na gold. Siguro, screen capture ko, sama ko sa video mamaya. Dito sa side na to, papakita ko yung gold na ganito. Kaso mas mahal na yun, kasi golden na yun. Kung gold naman ang kukunin ko, hindi siya magmamatch sa speaker. Kasi black tong Bose speaker na gamit ko. Lalagyan ko ng gold. Parang tubig at langis. The reason why I purchased this nga pala is because my uncle na nagbigay nito sa Tito Eddie. Shout out sa'yo, Tito Eddie. Is fanatic din. Audiophile din siya. Siya yung nagsabi sa akin, much better if you put speaker spikes or isolation speaker spikes to your speaker para mas maganda maging sound. Since kanya naman to, binigay niya lang sa akin pamana plus yung turntable na nabuo ko na. Sabi niya, mas clearer sound yan pagka nilagyan mo ng speaker spikes. Siguro bibigyan ko ng separate video itong Bose. Although lumang modelo na to, I still love the quality sound ng Bose. So, ayan nga, naidikit ko na yung 4 sa 4 corners, as you may see. Since 3M naman siya, sulit, sigurado yung dikit. By the way, this Bose 301 is made of wood, yung pinaka-casing niya. Ang dami ng repair nito, especially yung base, yung woofer na 8 inches diameter. Kailang repair nito, recone, rewind, marami na, maraming beses na. But still, it sounds good. Not great, but very good siguro. So, yan na siya. And then, lalagay ko, by the way, nalist ko na nga ulitong aking original na rubber matting na akala ko maganda. Naging booming nga ang sound nung gamit ko to. So, kabitan naman natin yung isa. This is the right channel, dito siya. Ito naman yung left channel. So, ayan, kung makikita nyo, meron akong na-original na line na 2 inches. Ito rin yung 2 inches from all sides.
ang pangit tignan, masyadong tago yung isolation pads. So I decided na to move it more on the outside by measuring 1 inch. Ito, hindi ko pa pala natapos to. From all sides. So at least magkaroon kayo yung idea. Ayan. Kuha lang kayo sa side ng 1 inch. And then, gamitin natin yung 7 years na pagiging arkitekto. 7-year course. Tinuha yung pagiging arkitekto. So, yun. Kumpleto na. Then, dikit natin uli yung 4 isolation pads. So, kung kayo mahilig din kayo sa audio, ginawa ko lang to para din makatulong dun. Sa mga audio file dyan, siguro magsasabi, maganda rin yung may ganito. The reason why I'm doing this is para kahit paano mabigyan ng idea yung mga ibang nagpa-plan din na maging music enthusiast. Siguro, hindi naman ako talagang 100% audiophile. Mahilig lang tayo sa music and sound, especially sa home theater. Kasi nga, since home quarantine naman tayo, work from home, maximize na natin. So, ayan, naikabit ko na halos. Then, mamaya siguro, popost natin uli yung video. Ilalagay ko na siya dun sa magkabilang left and right channel ng speaker ko, ng stereo ko. And then, magpiplay siguro ako dun sa turntable ng isang music na mapapakinggan nyo. Tingnan natin kung magkakaroon ng difference. Bagay, hindi nyo rin pala siya masyado maririnig. Since yung original na wala pa tong isolation pads, isolation spikes, hindi ko na i-record. So at least yung nagkaroon, magkaroon kayo ng idea and then bigyan ko kayo ng feedback. Okay? A few moments later. So guys, naibalik ko na nga uli yung dalawang speakers after, hindi ko alam ilang minuto yun, pero ang tagal niya. Ang hirap palang ilagay nitong, yung, di ba, yung isolation spikes. Ang hirap niyang isentro dito. Yung butas na yun, napakahirap niya. Pag nakakabit na, yung nakakabit na to sa speaker, tapos tong bass, napakahirap niyang isentro. Kaya inabot ako siguro mga 30 minutes to 40 minutes. Kaya kita nyo, basa ng pawis ang lolods nyo. So ngayon, natawa ang misis ko. Basa tayo ng pawis kahit na naka-aircon tayo, basa ng pawis. So what we're going to do right now is test the sound using the turntable that I recently revived. Yung makikita niyo yung previous video ko, ni-revive yung turntable na Sansui FRD35. So kunin ko na lang tong cellphone. Iaharap ko yung camera dun sa turntable. By the way, this is just for demo purposes, no intention of infringement. Siguro lalagay ko na lang din dun sa description, product description. And then kung ano yung mga equipment na ginamit ko para dito sa video na to. Okay, so start. I-play ko na muna yung, by the way, this is yung Beatles 1967 to 70 album number side 1, Strawberry Fields Forever. Ang papatugtugin natin, old school. Then kunin ko na yung camera natin and harap natin doon. So ito na yung turntable natin, guys. Then, ayun yung isolation pads. Kuha tayo na. And then, ito yung gamit kong amplifier sa kanya. Strawberry.
Then punta naman tayo sa left channel. By the way, ito naman yung subwoofer. Old school na Pioneer. Pause muna natin. So guys, thank you. Naikabit ko ng lahat yung apat na isolation pads and isolation spikes dun sa Bose. And then itong remaining, siguro tatabi ko na lang muna kasi plano ko sana pati yung turntable nga. Kabitan ko nito. Since maliit, 2.25 cm, hinaan ko muna yung ano, baka mamaya ma-copyright infringement tayo. So, since maliit nga siya, hindi siya kasha ron sa base nung rubber base nung turntable natin, hindi ko siya magagamit. And then for my POC Audio S20, hindi ko rin siya gagamitin kasi instead na tong aluminum spikes na to, I bought another isolation pads. This is foam naman to para dun sa S20. Siguro i-unpack ko to or i-unpacking ko to by this coming few more days para ma-unpack ko na rin yung S20 or yung T15 na gagamitin ko para sa surround, yung T15 then yung S20 para sa front. Ito kasing Bose na 301, gagamitin ko na lang siya for speaker B para dito sa turntable. By the way, yung sound niya after removing itong aking prefab na rubber mat, hindi na siya naging boomy sound. Nagkaroon na siya ng upper frequency and the middle frequency. Kasi pag ito, kasi parang nakapatong siya mismo sa kahoy lang. Nakita niyo naman siguro sa video. Umangat na siya. Nagkaroon na siya ng upper frequency. Siguro laksan kong konti para magkaroon kayong idea. Nawala na yung boomy sound. Mas lalo ko ngayon na-appreciate yung Bose. Hinaanan natin kagad. No intention of copyright infringement for this video. So, yun nga. Maging mas balance yung bass, mid-range at saka yung treble. Yung treble niya. By the way, yung setup ko is stereo lang siya dun sa ampli. Hindi ko siya may direct kasi naka-setup siya sa zone 2. Hindi ko siya sinetup as zone 1, yung main speaker. Kasi nga yung S20 ang gagawin kong zone 1, yung main speakers ko. This is just for my turntable siguro at saka dun sa iPad for music purposes. Now, siguro magtataka kayo bakit nga kung may S20 yan ano. Para, gusto ko kasi magkaroon ng differentiation yung pang home theater at saka yung pang music. I really love the sound of this Bose 301 kahit na marami na siyang repair dun sa sub, yung sa 8 inches niya. Still love the sound of this 301. Siguro, judge ko na lang yung S20 kapag na-unpack ko na siya this coming few more days. Watch out for it, by the way. So, thank you very much for watching this video. Just wanna do the shout out to all the people who keeps watching my video. Number one is yung sa family ko, especially my wife, darling Bang. I love you, always. To my children, LA and si Ken na nagmamanage ng paprint po. Kasama siya sa description, product description ng ano ng aking video, every video. Si Louie and si Nudge, of course, yung aking dalawang anakis din. And then, si yung dalawa kong apo, si Arya and Luis, Kaden. And then, of course, dun sa aking mga brothers and sisters, Brother Lobel and Marvin. Kay Lovell, kasi yun yung special child, lagi kong inuuna. And then of course, kay Sunny Boy or Sunny Jay.
gusto niya tinatawag na Sunny J. Then, kay Lemuel and his wife na si Tay. Sa dalawa nilang anak na si Lancelot and then si Leswell. Of course, to all my cousins, hindi ko na isa-isa yun. Ang dami kasi. From Bulacan to California to New York and yun ang mga nasa Canada at saka yung mga nasa Batangas kung mga cousins. Napakarami nila. Special mention ko lang siguro yung shoutout ko yung kay Kuya E na nagmamanage ng Padre Pio na restaurant or dine-in sa BF. And then, mini market na rin siya ngayon. Then, of course, dun sa aking avid na best friends na si Marvis Navarro and then Maynard David and si mahilig magbigay ng idea sa akin na si Ronichi, si RJ at saka si Gianni. Dun sa aking isa pang darling na si Darling Mitch na nagmamanage nung Get Together Cafe located in Bayanan along Bautista Street going to Pleasantville in Bayanan. Sa kumpare kong si Bekbek na laging katokayo ko pagdating sa mga problema ko sa motor. And then of course sa buong Team Lowell. Yung Team Lowell na from day one na inumpisahan ko pagiging team captain sa company ko up to the present Team Lowell. Salute sa inyo sa mga natitiis nyo yung mood swing ng TC nyo. Sa buong team Honda Wave 125 sa work, Wave Owner Riders Club, special mention ko lang si Jason, JP, Jack Garcia, Jack Texon, Eloy, Garrett, Julius, si Fafa Fred, at saka yung aming presidente si Raymond. Dun sa aking mga bosses, Boss Yen, na napaka-supportive sa aking mga videos. And of course, to my ever-loving boss, Derek Padilla. The one and only, Derek Padilla. Salute, boss. Rest day, wala kang rest day, hindi ka marunong mag-rest day. To all cluster, Derek, hindi ko na isa-isa, napakarami. Siguro, bibigyan ko lang highlight si Brother Kai na always giving me feedback on all my videos. Ano yung dapat kong improve, yung mga dapat ko pang i-review. Binibigyan niya ako ng mga ideas na ganun para siyang si brother, best friend Maynard din. And then of course, buong concierge family and loyalty and retention team. Yung mga previous loyalty and retention, both Team Maynard and Team Lowell. Alam nyo na, wala naman Team Lowell, Team Maynard before. Sa darts team, na si Gregor, si Edwin, si Kiko, si Clev, tsaka yung mga previous darts team pa namin sa company. Salute, both Araneta and Discovery. And then of course, siguro sa mga previous video, hindi ko masyadong na-highlight. Right now, i-highlight ko uli. Salute sa lahat ng frontliners from facilities, security guards, police, military, yung mga nasa drug stores na frontliner din kasi sila. Barangay tanod, barangay health workers, contact tracers. Siguro i-highlight ko dito sa mga to is yung mga ating frontliner na nasa ospital. Doctors, nurses, facilities inside that hospital. Salute ako sa inyo. Siguro panawagan ko lang sa lahat ng mga kababayan natin. If you have nothing to do and if you have plans of going out and have nothing to do outside, please stay inside your house. It will be much better for us, not only for us, but also to the health workers that keeps on fighting this pandemic. It's not a joke, guys. Hindi siya biro. Ayoko mag-assume, but for me, I always consider it as airborne na. Kasi hindi mo malaman saan nanggagaling yung virus. Unlike AIDS, you know, magsisinungaling man o rindi. Ngayon, kahit paano ang HIV has prevention na. But for this COVID-19, wala siyang prevention pa eh. Although sinasabi nila, mataas ang risk of survival, still, meron pa rin percentage na risk of death. And if you keep on watching movies or news, you will see na ngayon, may dalawa lang namatay in just 1 week. Hindi na siya biro. Mukhang nag-mutate na tong virus na to.
I hope in this simple video of mine, makonvince ko kayo guys na stay inside your house. I only go out our house to buy the necessities, like for example, food for our weekly needs. Yung wife ko, me, and of course, yung mga bisita ko, yung mga anak ko pag nandito, mga apo. Lagi lang ang bumibili para lang, yun lang, pagka yung pagkain lang talaga. For other entertaining purposes, no, I don't go out. I just stay inside. Okay, thank you very much for watching this video. I hope this message will touch your heart, especially sa mga taong wala namang kailangan gawin, lumalabas pa. Okay? Cheers to our frontliners. Bye-bye. Thank you.